Magluto po tayo ng... Huwag mo akong talsikan. Magluto po tayo ng sitaw na adobo. Ayan na. Hay, tumatalsik ka. Ayan, ilagay ko na yung bawang kasi naibisa ko na. Napalambot ko na yan kanina. Ayan, hanggang pumuputok-putok na nakakatakot. Ngayon po, linagay ko yung bawang. Ngayon ko lang inon kasi nga, ano. Nung bago ko isalang yung karne, linagyan ko muna ng tubig ng konti tapos pinakpan ko para malambot, maluto yung karne. Tapos ngayon, nagmamantika na siya. Ayan na po, linagay ko yung bawang. Saka, alam nyo na naman siguro magluto ng adobong sitaw. Filipino na food naman to. Saka ito lang naman yung ano ko. Yung way ko na pag, ay yung ano ko. Pagluluto ko, wala akong may content eh, kaya i-video ko na lang tong pagluluto ko para may upload ako. Puro short video yung ina-upload ko kasi nga ano naman, wala naman pang matagalan na i-video yung paggawa ko na ng tinapay. Matagal sana yun, kaya lang natumba-tumba tong cellphone ko kaya hindi ko na ano kasi ang pangit. Ay! Diyos ko, wag! Skandalosa ka. Sorry. Napasigaw tuloy ako. Hindi ko alam i-delete yun. Bahala na kayong manood. Yan po. Gisa lang. Tapos, lalagay mamaya yung sitaw. Kasi namiss kong mag-ulam ng adobong sitaw. Matagal-tagal buwan rin. Buwan rin ng binilang ko bago ako magluto ulit ng ganito. Yan nga, lagi kong sinasabi na saka lang naman ako makapagluto ng Filipino food pag wala dito sa Singapore ang amo ko. Siyempre, ang puro sinuluto ko, simple vegetarian lang kasi vegetarian naman siya. So, kung ano yung lulutuin ko, hindi ko na naman yun. Binibidyo kasi napaka-simple. Minsan, yun, kinukahanan ko pag ano. Pero, ganun rin, madali rin lutuin yung mga gulay-gulay, gisa-gisa lang, tapos yung soup. Ngayon po. Nagugutom na rin ako. Ang almusal ko kanina is isang slice na yung bread na linuto ko. Ano? Buong araw kahapon hindi ako kumain ng kanin. Tinapay lang ang kinain ko. Ayun, kukunti na yung tinapay ko kasi gusto kong ubusin yung tinapay na naiwan sa akin. Yung dalawa kasi pinamimay ko sa friend ko. Ayun, paubos na. Kainin ko na lang for breakfast yun tomorrow. Saka sa isang araw. Ayun. Ayun, nagluto na ako ng kanin ko at saka ulam. Ay, huwag kang tumalsik. Ayan po, ito yung sitaw. Yan! Di ka na makakatalsik. Ayan po. Lutong pang maramihan kasi kung nagluluto kasi ako guys kung ano, yung iba tinataforware ko, linalagay ko sa fridge para pag kumain ako, i-reheat ko na lang kasi ang hirap magluto yung paunti-unti lang. Saka kung masyado marami yung naluluto ko, nag-share ako sa friend ko. Kasi binibigyan rin naman niya ako ng ulam niya. Gaya kanina, nagbigay siya ng, ano, yun ang uulamin ko ngayon, Lance. Ito, lututuin ko na ito, kukuha lang ako ng konti. Nagbigay siya ng, ano, ng okra talong na, hindi ko alam kung anong luto yun na may isang hiwang pritong bangos na sinahog niya. Hindi ko pa naloto yung isang slice na binadag ko na bangus. Yan po. Ang aking adobong sitaw. Meron siyang konting karne ng baboy. Pork belly. Tapos, lalagyan ko po ng isa kayo
Kasi kung ilapag ko na, dudulas, kaya hawak-hawak ko ang cellphone. Wala pa naman akong kumpletong gamit. Nalagyan ko ng black pepper. Yan. Pampalasa. At saka, yung silver swan soy. Makukunti na lang. Pero dadagdagan ko na lang yung dark sauce nila dito. Yan po. Kukunti na lang. Pero meron naman akong pangdagdag dito ng dark sauce. Hindi ako nakabili nung pumunta ako ng Lucky Plaza. Yan po. Ang aking adobong sitaw. Pero mamaya ko pa ilalagay yung tapos lalagyan ko siya ng chicken nor cubes half lang, hindi ko linalagay na lahat, ito lang po half. Magluluto pa ako ng nagpapaluto ng friend ko ng bibingka na dalhin niya bukas sa off day niya. So, pagkatapos kong kumain, gagawa ako ng banana cake, tapos yung bibingka. Tapos, pagdating niya na meron siyang lakad ngayon, pagdating niya, nagpapadagdag ng isang tray ng bibingka, so, hindi pa naman niya binigay sa akin yung lulutuin ko na binili niya. Ang andito lang yung isang tray, pang isang tray. So, sabi niya kanina na dadagdagan niya ng isang tray. So, pagdating niya mga 4 p.m., iabot niya sa akin siguro. Total, bukas pa naman niya dadalhin for off day niya. Ayan po, guys. Malapit ng maluto. Ngayon po, lalagyan ko siya ng suka. Nanghingi ako sa friend ko ng suka niya kasi naubusan ako. Ayan lang po. Tantayin niya lang natin. Tapos, magdadagdag po ako ng dark sauce kasi gusto ko yung medyo maitim-itim na adobo. Ayan po yung sauce ng Chinese dark sauce. Yan, naging dark na siya. Yan ang gusto ko na kulay ng adobo, yung madark-dark. Yan, guys. Yung black pepper niya. Nadagdagan ko ng konting asin kasi kulang yung lasa niya. Kasi nakukunti lang yung nailagay ko na na soy sauce sa atin. Kasi itong dark sauce na yan, hindi maalat yan. Pangkulay lang yan. Yan yung mga ginagamit dito sa Singapore na hindi maalat yan, dark sauce na yan.
pag nagluluto ka ng vegetarian na pangpakulay lang or ano, yun, yan ang dinalagay ko, hindi maalat, yan pangpakulay. Pangpakulay yung linuluto mo. Halimbawa, magluto ako ng adobo nila na yung vegetarian na ano, yung dry mushroom na shiitake, tapos tawpok, saka hard-boiled egg, tawkwa na iprito mo. Yun yung pinaka-adobo nila na pinaka-karne nila. Yan yung linalagay ko na pampakulay niya para magmukhang adobo nila. Oyster sauce, yun yung ano. Pero ako, di ko alam bakit yung nakikita ko na iba na nagluluto ng mga adobo, linalagyan nila ng oyster sauce, pero sa akin, ayaw ko na haluan ng oyster sauce kasi hindi ko type yung lasa niya na malagyan ng oyster sauce yung adobo na manok, adobo na baboy, or adobo na sitaw. Hindi ko type. Nasubok ko one time, ayaw ko. Parang yung talagang style na yung kauna-unahan na wala pang oyster sauce pag nag-aadobo tayo, yun pa rin ako. Yun yung nakasanayan ko na lasa eh. Yan guys, luto na. Sarap yung amoy. Ang tagal kong hindi nag-ulam ng adobong sitaw. Ilang buwan na. Yummy. Titikman ko ulit. Pero yung ano niya, yung binigay niya is tama. Ayun, nakuha ko na yung lasa na gusto ko. Perfect. Nung dinagdagan ko ng asin, nagkalasa na siya. At saka yung soka, yung asin ng soka. Ayun na. Ayan lang, guys. Very simple itong i-upload ko mamaya. Hindi ko alam kung mamayang gabi ko na i-upload to. Kasi, or, no, kasi busy ako. Magluluto ako ng ano ng bibingka nga at saka banana cake na order yung friend ko na magde-day off mamaya bukas. So, inas ko, inano ko yung anak ko na nag-ano siya na videohin niya yung mga kambing namin na napaalaga namin. Videohin niya tapos din niya sa akin para may upload ako. Ngayon, ginawa niya. Tapos yung short video ko kanina doon sa ano, kung napanood niyo na guys or hindi niyo pa napanood, yung ano, bunga ng pagsasacrifice ko dito sa ibang bansa is yung lupa na yun na nakita sa kayong mga baka, yung dalawang kabayo is akin, amin yun. Yung baka yun lang ang nakita nyo, pero yung iba na may mga anak is nasa ibang lugar na isinilong, pinapainom lang. Yung iba nandun sa bandang ano, malayo-layo, is sila nagkakasama-sama, kaya konti lang ang nakita. Pero yung baka namin na natitira na tira kong nagbenta nung nagpabahay ako, kinulang ako sa budget sa bahay, pati kalabaw bininta ko. Ano, mahigit ano nun nung baka ko. Baka namin ang anak ko. Ano, mahigit 15 yata na inahin. Pero ngayon, ano na lang, ang natitira, yung inahin is ano na lang, 6 yata o 7, tapos yung mga anak, yung mga pwede na naman maging inahin, kanon. Ang binibenta ko, ang pinapabenta ko lang ngayon pag may maanak yung mga baka, inahin is yung mga lalaki, yung hindi dadami. Yung babae, pinapaiwan ko para may balik ko rin yung dati na puhunan ko, kasi nung kinapos na ako yung sa pangpabahay ko na hindi pa naman tapos yung bahay ko, is para lang mabubungan ko yung bahay, para kasi nagplano ako na itigil na muna, tapos patapusin ko muna yung anak ko sa college, saka ko ulit mag-ipon at ituloy as long na nabubungan na para hindi masira. Kasi up and down yung pinabahay ko, maraming pera ang nagastos. Umabot ako ng milyon dun, di pa tapos, skeleton pa lang. Ayan. Ayan guys, luto na, papatayin ko na yan. Ayan o. Adobong sitaw, patayin ko na. Tapos kakain na ako para makapag-start ako yung pagluluto dun sa ano, pagluluto doon sa bibingka at saka banana cake. Tapos pagdating ng friend ko ng mga 4 o'clock or 3:30,
isusunod ko na is gagawin yung pang isang tray kasi nga hindi pa niya nga inabot kasi na, kanina para lang isahan lang sana. Ayan guys, salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento at abangan nyo guys yung pagre-reveal ko sa aking sarili na maraming nagsasabi na ipakita ko yung mukha ko pag nag-vlog ako. Ang hirap kasi ipatayo yung cellphone na facing sa akin eh kasi nga dumudulas kaya. I-wait nyo na lang pag kumain ako at magpapasalamat ako doon. Yun, makikita nyo na yung katabahan ko, kapangitan ko. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po. Hindi ko kayo maisa-isa or mapangalanan kasi nga basta titignan ko na lang. Pero alam ko naman yung mga napakasulit sa akin na tumulong na magpatulong para masubscribe ako. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat Kuya Nuli pag-ano mo rin sa channel namin, This is a Zenith. Salamat din sa lahat, sa lahat. Doon ko na lang sasabihin na ipapangalanan yung mga taong papasalamatan ko. Kaya, bye guys! Kakain muna ako kasi nagugutom na ako. Mag-one something na dito. Bye! Ingat po tayo lagi sa mga work natin, sa mga biyahe. I love you all. God bless us all. Bye. I love you. Will I love you all. Salamat. Nabubulol na ako. Bye. Bye everyone. Ayan ang aking adobo na sitaw. Hindi masyado nagkulay kasi ganyan lang. Kasi pag sobran ko naman ng lagyan ng dark baka magiging maalat na. Ayan po ang aking adobong sitaw and may kunting karne yung pork belly. Yan po. Bawang lang naman at saka sibuyas, red onion at saka black pepper at suka. Yung soy at saka kinulang ako sa soy kaya dinagdagan ko ng black sauce dito nila dito sa Singapore. Yan guys, so ang aking adobo. Bye, bye everyone. God bless us all. I love you all. Ingat tayo lahat. Bye.